Tuloy po ang gawain ng Panginoon sa umaga nito at buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Marcos. Sa aklat ni Presidente Marcos. May mga Marcos ba dito? Marunong wala. Mark chapter 4 verse 14 to verse 23. You look at your Bible in our verse, Mark chapter 4, verse 14, up to verse 23. Wala po ang magbasa at basahin lamang sa inyong mga mata ang salita ng Diyos. Ang sabi rito, the sowers sowed the word, and these they were by the wayside where the word is sown, but when they heard Satan coming immediately, and take it away the word that was sown in their hearts. Verse 16. And these are the likewise which are sown in stony ground, who when they have heard the word, immediately receive with gladness. Verse 17. And have no root in themselves, and so endure. But for in the time of the word, when affliction or persecution ariseth, for the word's sake, immediately they are offended. Verse 18. And these are the which are sown among thorns, such are hear the word, verse 19. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of their things in iron in, choke the word, and it becometh unfruitful. Verse 20. And these are the which are sown on good ground, such as they hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, and some 60, and some 100. And he said unto them, is candle brought to fit out under a bosom or under a bed, and not to visit a candlestick. Verse 22. For there is nothing hid which shall not be manifested, neither was anything kept in secret, but that it should come abroad. Verse 23. If anyone have an ears, do you have an ears? Amen. If you have an ears, you should listen. Let us bow our head and let us pray. Glorious God, Heavenly Father, we are so thankful for your kindness and your mercy and grace upon our lives. Thank you for bestowing blessings upon us, Lord. Thank you for giving us strength in our work and every day. And Lord, thank you for thy Holy Spirit that continue to empower our hearts to fill this church, O Lord. And this evening, we ask the Holy Spirit to be our teacher. The Lord, give us a teachable heart, Panginoon, na aming maunawaan ang inyong mga salita. Kami man ay nakakaramdam ng kalungkutan sa bansa namin, Pilipinas. But Lord, we are happy that you are our God, and still, ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang tutulong sa amin, sa aming mga kamag-anak. We pray that you give us more wisdom and knowledge at na ma-embrace namin ang inyong salita at hindi lamang namin mapakinggan kundi amin ito maisabuhay, Panginoon. Tingnan niyo ang dakila. Salamat sa inyong salita na siyang instrumento ng aming sanctification, God. Thank you for you are God Almighty. You are God so powerful. Give us more sins at ikaw po ang aming tinataas at ang aking sarili aking binababasa. Thank you, Diyos. Marapat na kubihin sa Espiritu at katotohanan. Akin po binabalik at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo para pagligtas. Amen at amen. Ang mga tenga nyo ba ay nalinisan ninyo? Amen. O baka nakalimutan yung linisan ng cotton pads. No? Napahalaga na meron po tayong mga tenga. Amen po ba? Amen. Sapagkat kung wala kayong tenga, maaaring nakatingin lang kayo sa akin at hindi kayo makakarinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng tenga para po ating gamitin. Tama po ba? Amen. God give us ears to hear. No? So if we have ears, we should hear. Amen. Kung meron po tayong tenga, tayo po ay makikinig. Kaya po ang mensahe natin sa umagang ito, how well do you listen? How well do you listen? Nung paman sa mga unang Kristiyano,
Kung mayroong nagsasalita sa kanila, talagang maningas na makinig. No? Yung mga tao noon. Kahit na gamit nila scroll. Scroll pa lamang ang ginagamit nila, yung ginagano nila. Ngunit talagang nakikinig maigi ang mga tao. Lalo na pag salita ng Diyos po ang pinag-uusapan. No? Ngayon, not all people is a good listener. No? Tama ba ako? Amen. Sabi doon sa Mark 4, verse 14, verse 23, if anyone has an ears, let him hear. Hear. And not everyone is a good listener. Baka maging ganito po tayo lahat. Pag hindi tayo good listener. May nakita ba kayo good listener dito? Isa. May isa. No? Kasi ang iba natutulog na eh. Alam niyo po, ang salita ng Diyos sabi nila ay papatulog daw. Sino may insomnia dyan? Do you have insomnia? May insomnia, this is a great chance. Ang sabi nila, pagka magbasa ka lang ng salita ng Diyos, magbasa. Katagalan mo magbasa, makatulog ka na. Hala, wala po natin gawin pong patulog ng salita ng Diyos. Amen? Ginagawa niyo bang vitamin ng sleeping pills ang salita ng Diyos? Pagka nagbasa kayo, you read, and you sleep. Matutulog na lang pagka nagbasa na. At pagkatapos, ay, bukas na naman, babasahin ko siya para makatulog ako. No? Hindi ganun. Dahil ang salita ng Diyos ay babasahin natin ng mulat ang kaisipan natin. Mulat ang spiritual na kaisipan natin. We read the Word of God, we hear the Word of God, mulat ang spiritual na kaisipan mo. Amen? Amen. Mulat po ba ang spiritual na kaisipan ninyo ngayon? Amen. Yung tinga nyo ba ay nakikinig ng maigi? Amen. Sana pagka panginig ng isa, ay hindi lalabas sa isa. No? Napakaganda po yan. At hihingin ko ang inyong mga tinga. Hihiramin ko po ang inyong mga tinga. Sa umagang ito, we should listen to the Word of God. Now, sa parables ng sower and the seed, alam niyo po yun, the sower and the seeds. Mm. No? Alam na siguro, yung magsasaka, naghasip ng mga buto-buto. Iwan ko lang kung ano buto-buto. Hindi siya buto-buto ng baboy, hindi buto-buto ng baka, kundi yung mga buto na tumutubo. No? The seed. He planted a seed. And some seed ay nakaapon doon sa tabing kalsada. No? Kung basahin natin sa Luke chapter 4, verse 15, follow with me. Luke chapter 4, verse 15, ang sabi nito, ang iba ay nasa tabi ng daan, natapon. Natural, kapag yung magsasaka, nagtatapon siya ng buto. Ang iba mga buto, natapon doon sa tabing daan. Na doon nahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan, napakahalaga ito. Sapagkat yung naghasik ay dapat may makinig. Tama po ako? No? Yung naghasik ng salita, mayroon dapat makinig at napakinggan nila. Unang mga buto. At ano pong nangyari sa mga buto? At ang kanilang mapakinggan pagdakay pinaruna naman ni Satanas. Well, the seed is us people. Yung mga buto, tayo po yung mga tao, mga Kristiyano. Amen? Amen. Tayo yun na nakakinig ng salita ng Diyos. Mayroong iba na nakakinig ng Ebanghelyo, the Gospel, the Salvation, ay pinuntahan agad ni Satanas. Ginulo agad ni Satanas. At inalis ang salita na inihasik sa kanila. Yung unang buto na ihasik doon sa tabing daan at pinuntahan ni Satanas at nawala po ang kaligtasan sa kanila. Ang salita ng Diyos ay hindi tumubo sa kanila. Pangalawa, verse 16 and verse 17, mayroon din namang nahasik sa batuhan. Hindi lamang sa tabing daan, mayroon din pong nahasik sa batuhan. At pagkatapos, pagkarinig ng salita, meron dito ang pagkarinig. Kaya nga, napakalaga na kung gaano kayo kagaling makinig, lalo na sa salita ng Diyos, how well do you listen? Lalo na sa salita ng ating Panginoon. No? Kaya nung pagkarinig nila, ay nagsitanggap na may galak. Yes, talagang tinanggap nila na may galak.
verse 17, at hindi nagugas sa kanilang sarili. Tingnan ninyo. Na nahasik sa batuhan, sa stony ground, ngunit hindi nagugas sa kanilang sarili, kundi sandaling tumagal lamang. Nung naging Kristiyano sila, sandaling tumagal lamang. Titingnan natin kung saan buto po kayo dito. Kung saan buto? Sa buto ba na natapon sa may daanan? Ito bang sa buto na natapon sa batuhan? O itong number 3, sa buto na natapon sa tinikan? Huh? E kung buto na natapon sa tinikan, sa verse 18 and verse 19, sabi dito, and these are the ways are sown among thorns, such as they hear the word. Napakinggan naman po nila salita ng Diyos. Napakinggan niyo ba ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Lagi yun. Kung napakinggan nila ang salita ng Diyos, sa verse 18, at ang pagsasumakit na upo sa sanglibutan at ang daya ng kayamanan, ang mga pita sa ibang bagay ay nagsipasok. Nung napakinggan nila ang salita ng Diyos, okay, nagkaroon din sila ng nais na maglingkod sa Diyos. No? Nung napakinggan nila ang salita ng Diyos, ay mayroon din silang kakilaan. Ngunit yung pagsusumakit upo sa sanglibutan, yung kayamanan na pumipigil sa kanila sa paglilingkod sa Diyos, ay hindi na sila naglilingkod sa Diyos. No? Tingnan ninyo? At nagsipag-inis na salita, nagsisi-inis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Nung pagkatanggap nila ng salita ng Diyos, naging walang bunga sapagkat inuna ang kayamanan, sapagkat inuna yung kanilang sarili, sapagkat inuna yung nais nilang gawin. Hindi sila nakapagpatuloy maging Kristiyano. Ang pang-apat na buto, sa verse 20, yaong nahasik sa mabuting lupa. Etong napakaganda po. Sana ito po tayo, mga Kristiyano. Amen? Amen. No, as nice yung ba na tumubo, nais nyo ba na maging mabuti? No? Bilang mga anak ng Diyos, nasabi nito, yaong nahasik sa mabuting lupa na nakakinig ng salita ay tinanggap ito. Tinanggap nyo ba ang salita ng Diyos? Amen. And are you really want to accept the Word of God? Amen. If you listen, you will accept the Word of God, and you accept the Word of God, you live by the Word of God. Amen. We live by faith and not by sight. I serve God by faith, not by sight. Wala akong pakialam sa sabihin nila. Basta maglilingkod ako sa Diyos. Wala akong pakialam sa sabihin nila, ay si pastor, ginagawa niya ito, nagpapasikat lang dahil gusto niya makita. No! Ang nais ng Diyos, yung puso natin, na gawin mo yan, dahil ginawa mo yan sa Diyos. Amen. Yun ka, yun tayo. Yun tayo, ang buto na naihasik doon sa lupa at tayo po ay mamumunga. Nung makaramig tayo ng salita, tinanggap natin ito at mamumunga ng tatatlong po. Hindi ito specific, but this is a blessings. Amen. If you live by the Word of God, ikaw na buto na mananatili sa salita ng Diyos, na mamuhay sa salita ng Diyos, ikaw ay mayroong tatatlong po, tig-ali na po, tig-100 na magpapala sa ating Panginoon. Amen. You will receive great blessings sa ating Panginoon. Now, gaano na po kagaling makinig sa ating Panginoon. Iba-iba po ang mga nakikinig. Amen? Maaring maraming magaling makinig sa mga chismax, showbiz, teleserye, mga drama, mga pelikula, mga boxing, ano-ano pa man, mga radyo, mga balita. Pero tingnan natin at iba-iba po rin ang nakikinig. Number one, those hard of hearing. Amen? Hard of hearing, kagaya ng lolo natin. Yung lolo natin, lo, kumain ka na ba? Hindi sumagot. Lo, kumain ka na ba? Hindi pa rin sumagot. Lo, kumain ka na ba? Huwag mo ko sigawan. Hindi ako bingi. Hard of hearing. Amen? Sometimes, ang mga Christian merong hard of hearings. Kaya, different types of listeners. Tingnan po natin sa Matthew chapter 13, verse 13 to 15. Kung kapit, sino po maaaring magbasa? Sige po, basahin po natin ang salita ng Diyos. Matthew 13 to 15.
Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Verse 14, natutupad nga sa kanila ang propesya ni Esayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Verse 15, sapagkat naging mapuron na ang isip ng mga taong ito, mahirap makinig ang kanilang mga tenga, ngunit ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Amen. Salamat po. Kayo po ba ay hard of hearing? Hindi naman siguro? No. Kapag kayo natusan, pakiramdam ninyo ang tigas ng inyong... Hindi lang kayo nakikinig? Minsan lang. Minsan lang, ginawa po lagi. At kapag sinabi ng mga ano ba, gawin mo to. Hindi ka makikinig, maliit na eh. Hindi ka na rin ang amo. No? Ganun din sa salita ng Panginoon. Yung sa Matthew, sabi ni Jesus Christ, binahagi ng salita ng Diyos. Ngunit matigas sa kanilang pakinig. Naririnig nila, nakikita nila na may nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga propeta ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit sila ay may matigas na pakinig na hindi nila inuunawa, hindi nila isinasabuhay yung kanilang pinakikinggan. Amen? Kaya sila po ay hard of hearing. Pangalawa, yung dull of hearing. Ano po yung dull? Yung dull of hearing, yung pong mahirap makasagap sa yung radar niya, mahirap po sumagap. No? Spiritually ito, hindi po physically. Hindi ito tinatawag na bingi, physically. Bingi, spiritually. Maaaring nakarinig siya, ngunit ang hirap na sagap. Nahirapan siyang masagap yung narinig niya at hindi niya maisabuhay. Alam niya, nakikita niya, nalalaman niya salita ng Diyos. Klaro ang sinasabi ng mga pastor, ngunit hindi niya nakukuha. Dull of hearing. Hebrews chapter 5 verse 11. Sino po magbasa? Hebrews chapter 5 verse 11. Hebrews chapter 5 verse 11. Amen. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa ay nagsipurol kayo sa pakikinig. Amen! Nagsipurol! Mapurol ba ang pakinig natin ngayon? Hindi lang siguro. Hindi. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi ko, hindi ako bingi. Hindi ako bingi. Hindi mapurol ang aking... We are not dull of hearing. Especially hearing by the word of God. Amen. Hindi mapurol ang ating pag-iisip. No? Sabi ng Apostol Pablo, marami sana akong sasabihin sa inyo patungkol kay Kristo. I want to tell more about Christ. I want to show more about Christ. I want you to know, I want you to love Christ, but your hearing ay naging dal, naging mapurol. No? Matagal na kayong mga Kristiyano, ngunit yung pakikinig ay mapurol pa rin sa anong paraan, sapagkat yung pinakinggan nila, napakinggan naman nila. Ngunit sa paraang pagkapurol, hindi nila inuunawa, hindi nila ginagawa. Namanawaan niyo po ba? Man. Pangatlo, yung itching ears. Itching ears. No, itching. Ano yung itching ears? Maraming tutulig sa kanyang tenga. Huh? Meron ang hard of hearing, dull of hearing, itching ears. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, tingnan natin. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat narating ang panahon na hindi na sila titisin ng magaling na aral, tingnan po ninyo, pakinggan ninyo ako, tumingin kayo sa akin, kayo mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano. Dadating ang panahon, at ito na ang panahon, na maraming mga Kristiyano hindi titisin ang magaling na aral. Bakit? Kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga. Kumakating-tenga nila sa totoong aral. Ay magsipubuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita. Imbis na sa tama na, no? Dahil makating-tenga nila pag nakarinig ng tama, at yung masamang pita pa sila na nung ginagawa nila, masakit pa po sabihin,
ay nagiging itching yung kanilang tenga. At ang sinunod nila, yung gusto nilang doktrina, ay hindi naman po totoo. No? Kaya, huwag po tayong maging itching ears. Pagsalita ng Diyos, susundin mo ba natin o hindi? Susundin. Hello? Susundin. Amen po ba o hindi? Amen. Ang hina? Amen o hindi? Amen. Amen. Praise the Lord. Huh? At yung pang-apat po, yung good and noble hearts collision with readiness. Good and noble hearts. No? Magandang kalooban. At ang gusto talaga niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. At hindi lang mapakinggan, kundi may sa buhay ito at araw-araw siya sa akin kung totoo ba talaga ang salita ng Diyos. Totoo ba ang pinangalan ni Pastor? Totoo ba ang pinangalan ni Elder na salita ng Diyos? Yan po yung mga taong magaling ang makinig. No? Magaling ang pakinig. Hindi siya hard of hearing, hindi siya dull of hearing, hindi itching yung kanilang tenga, kundi maganda ang kanyang tenga na makinig ng salita ng Diyos at yung kanyang puso ay noble, and he will listen with readiness. Amen? Amen. Kasi, andito tayo, we listen to the Word of God with readiness. Pagpunta niyo rito, handa pa kayong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. No? With readiness in our hearts. With readiness. When sa Luke chapter 8 verse 15, tingnan po natin. Luke chapter 8 verse 15, sundan din lang po ako para hindi tayo matagalan. But on the good ground, the which are honest and a good heart. Ito rin po yun. Yung mga buto na tatapon sa magandang lupa, sila yung honest, sila yung good heart. Having heard the word, they hear the word, they keep the word. Amen? Nung naringgan po nila ang salita ng Diyos, ay itinago nila sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Amen. Niyakap nila ang salita ng Diyos. Minahal nila ang salita ng Diyos. Pinaging banal nila ang salita ng Diyos. Isinabuhay nila ang salita ng Diyos. Hanggang kamatayan ay susundin nila ang salita ng Diyos. Amen. Are you ready to follow God? Are you ready to listen to the Word of God until death? Amen. Amen. Till death do us part ba ang pagmamahal natin sa Panginoon? Amen. Till death do us part ba ang promise natin kay God na hanggang sa kamatayan, hanggang kahuli-hulihan ng iyong hininga ay mamahalin mo ang Diyos. Amen. You will serve God with dedication. You will serve God with sincerity in your heart. Maybe Philippines suffered devastation dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga tao doon. Mayroong mga Kristiyano doon, no? Ngunit, pati sila damay sa katigasan ng ulo nila. Sa lugar po namin sa Leyte, alamak lagi doon yung mga kasalanan. Alam niyo po yung Miss Gay? Yung Miss Gay? Sa amin yung lugar, akala ko mga babae sila. Ang gaganda eh. Minsan nagka-crush ka na lang. Makimbiting ka na sa... Kasi parang pag makita mo sila, akala mo mga babae. Kasi laging nag-miss gay contest, laging nag-fiesta. Tinan mo, malaking kalapastangan sa Panginoon yun. Maraming bading doon sa lugar na yun. Amen. At hindi lamang bading, talagang nag-suot babae na. Oh? At pagkakita mo, parang babae na rin. At ang masama nito, mapapatol sa kapwa lalaki. Kasi bading naman, bading, mapapatol sa kapwa lalaki, galit na galit ang Diyos. Sa katigasan ng ulo nila, dinanas nila ang ganung pangyayari. Ang puta niya lang, pati Mark Cristiano, ay nadamay din. Ang tanong, what kind of listener are you are? No? Anong klaseng tagapakinig ka? Ikaw ba ay hard hearing, dull hearing, pitching ears? O these two are good and noble hearts to listen with readiness. Sipin niyo po yan, mga kapatid. Now, the importance of listening the Word of God, the importance of our listeners, what kind of listener you are? The importance of good listening is, number one, to be blessed. Kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ang kahalagahan nito ay pinagpala ka. You must be blessed by the Word of God. Amen? Are you blessed by the Word of God? Amen. Are you blessed sa mga awitin? Amen.
Amen. Are you blessed sa mga panalangin? Amen. Amen. Baka napasama na lang sa iyan din sa iba. Nag-imin yung iba. Mag-imin na rin. Mag-imin na rin tayo. Matthew chapter 13 verse 16 to 17. Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Datapwat, mapalad yung may mga mata. May mga mata ba tayo? Do you have your eyes? Amen. You turn your eyes upon Jesus. You have your eyes. Palad yung may mga mata, for they shall see. At mapalad yung may mga tenga, sapagkat sila ay nangakarinig. Now, if you hear the word of God, you are blessed. At if you do the word of God, you are blessed. And if you accept God in your heart, you are blessed. And if you know that there is God, you are blessed. You live godly, you are blessed. Amen. Now, hindi man riches yung blessings, but spiritually, you are blessed. Amen. Sa aking buhay, I am blessed. Winasak man ang bagyo ang Leyte, I am so blessed. My relative is, buhay pa sila. Wala po talagang nagkalusan kahit isa. Hindi man ako nagkamit ng million is the one. No? Isa ko namin, Brother Henry, hindi pa umabot ng ano. Ang pintos kaltas pa. Ang daming kaltas. Pag-uning. Spiritually, we are blessed. Amen. Spiritually, I am blessed because my family is good. Even though my son is not good, but he is good. Amen. Dahil God blessed me. Amen. May iwasan kong isipin ko ang pamilya ko sa pamilya. Sa Pilipinas, hindi may iwasan kong isipin ko pamilya na nakaranas ng bagyo. But I am blessed. God is with them. Amen. Hindi natin sila nakapiling, ngunit kapiling sila ng Diyos. Ang Diyos, ang kapiling nila, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sino man. Mas makapangyarihan ang Diyos. Nandoon tayo, presensya nila. Ngunit mas mahalaga ang presensya ng Diyos na nandun po sa kanila. Amen. If you are a good listener, the important of it is you will be blessed. Number two, you have saving faith. You have setting free. Romans chapter 1, verse 16 to verse 17. Nasabi mo rito, for not ashamed the gospel of God, for it is the power of God unto salvation. Amen? Amen. Oh, hindi ko kinahiyang ibanghelyo sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos ang galiligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo, at gayon din sa Griko. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya na gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay saan? Sa pananampalataya. Kayo ba ay righteous? Are you righteous? Are you son of God? Amen. Are you followers of Jesus? Amen. Then you must live by faith. By faith. Sabi nga doon, one way Jesus. Should live for Jesus. To have saving faith, the importance of listening. Romans chapter 10, verse 14 to 17, sa rin so faith, kahit mahiring, ang hiring, ay word of God, alam niyo na po yun, no? Hindi pit, ha? Pit kasi paa. Chicken pit, mahiling si Mr. Nancy sa chicken pit. Faith po. Masarap. It's not a good faith. Bisaya po kasi ako. Bisaya mo na, mga kapatid. Bisaya po ba'y? Ngayon ko doon, hindi sila nag-react kasi bisaya mo sila. Kasi sabi kong pit, alam na nila yan. Pit to ba? Sa amin nga sa Bisaya, ayaw na maligo doon sa Big Bull. Kasi it-pit niya eh. It-pit daw. Kasi pinakita niya it-pit. Teka, it-pit to! Teka, pwede rito! Tupit lang ako! Teka, pwede! Tupit lang ako! Kailangan doon it-pit! Kailangan daw, may water na ito ang paa. Meron pa mapag-swimming. Nasa na po, Bisaya na. Pero the word of God, by the grace of God, kahit ganun, we are still blessed. Amen. To bear fruit. The importance of good listening to bear fruit. Colossians chapter 1, verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Sabi rito, dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ang buong sanlibutan na namunga at lumaganap. Ano dumating sa atin? The gospel, the salvation, Jesus Christ came to this world. And we should bring it forth, fruit. Huh? Gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong narinig at malaman ang biyaya ng
katotohanan, tayo ay nabubunga. Tayo ay nagbago, tayo ay nakumbert as Christian. Amen. Kung walang nakikinig at walang nagbabahagi ng salita ng Diyos, walang makukumbert as Christian. Amen? Amen. Walang makukumbert as Christian. To prevent apostasy, ang kalagahan po ng pagkinig natin, lalo na sa salita ng Diyos, to prevent apostasy. Hebrews chapter 2, verse 1, and hanggang sa verse 3. No, kung mabasa natin dyan, na marapat nating pakatuntunin ang mga bagay na narinig natin. Marapat nating gawin ang mga bagay na narinig natin sapagkat tayo, baka sakaling tayo makawala sa katotohanan. Kaya kung narinig mo ang salita ng Diyos sa katotohanan, you should embrace. Amen. You should liberate by grace. Sapagkat kung ang pinumusap na salita sa mga pamagitan ng mga anghel ay nagtibay, ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran. Verse 3, paano nakarataan tayo? Kung ating pabayaan ng ganitong dakilang kaligtasan na pinag-usap ng Panginoon noong una ay pinatunay sa atin sa pamagitan ng nakarinig. If you heard the word of God truly and you heard and you read na ito pala ang nakasulat salita ng Diyos. No? Sundin natin para hindi tayo mailigaw sa apostasy. Apostasy, mga maling turo. Nagturo si Elder kanina about Jesus Christ, yung pagka-Diyos niya, yung kanyang prophetic na nangyari. At natupad ito, no? Pinag-aralan natin ito. Naka-prevent po tayo ng apostasy. Apostasy, maling mga turo. So, si Jesus Christ, tao lang naman yun. Hindi ako naligtas naman. No? Sabi nila, hindi naman Diyos si Jesus Christ. Their church is Church of Christ. Hindi na po natin misyari ngayon. To avoid rejection. Matthew chapter 10, verse 14 to 15. No? Kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, ma-avoid natin yung rejection. Matthew chapter 10, verse 14 to 15. Matthew chapter 10, verse 14 to 15, basahin ko na lang po ang sabi rito. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, duminig sa inyong panalita, pagkalis ninyo ay sa bahay, bahay ngayon ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga kung tayo nakakinig na salita ng Diyos, we can avoid rejection. Ibig sabihin, kung tinanggap natin siya, hindi tayo i-condemn. No? And then, na-avoid natin ang pag-reject sa salita ng Diyos. Because rejection of salvation is the blasphemy of the Holy Spirit. Alam niyo ba yun? Rejection of the Word of God is the blasphemy against the Holy Spirit. Ito po ay walang kapatawaran. Panguli, to escape condemnation. Halos mo kapatas na sila. To escape rejection, to escape condemnation. No? Kung tayo ay magaling na makikinig ng salita ng Diyos, ang ating isa sa buhay ay makatakas tayo sa kahatulan. Someday, God will judge this earth. But if we are Christian, masama po tayo sa rapture. Napakaganda. Hindi tayo makakatikim. May galit ng Diyos. Amen. Tayo makatikim. Steps to better listening. Make listening an act of worship. Listen from first to last. Makinig ba kayo? Amen. Umpisa? Amen. Ano umpisa natin? Makinig kayo. Welcoming. Makalimutan na sa dami. How well do you listen? Dito po tayo nag-umpisa. From first to last, kapag katunay kayong nakinig, you better listening, you listen from first to last. Bali na parang nakakaantok. Ngunit makinig pa rin kayo. Amen? Sana'y walang malaglag sa upuan. Dahil first time ko po maging convert as Christian, ang haba ko na preaching ng pastor, 2 hours. Hanggang sa nalaglag na lang ako sa upuan. Oh, natatandaan ko po talaga yun. Unang pakinig ko ng preaching, nalaglag po ako sa upuan. At ang masama pa nito, nakakahiya. Yung nasa likod ko ay kagagandang mga young people. Talaga naman. Buti lang. Medyo Fernando po tayo. Kaya pala kanina nakakita. Ano kaya? O siya sabi ko. Pag-ingayin po ang number ninyo. I-reship tayo. Ganun yun eh. Kaya wala pa sana malaglag dyan sa upuan ninyo.
makinig tayo ng salita ng Diyos. Listen to verse 1 last. At napakahalaga that you should look at the speaker. Hindi ito ha, speaker. Don't look at that speaker. Don't look at that speaker. Look at me. Look at Pastor Fo, look at Elder as your speaker. Amen. Hindi mo kami kagwapuhan, tanggapin niyo na. Dahil kami po ang ginamit ng Diyos. Patid ang salita ng Diyos sa inyo. Ibali sa langit, wapo na kami. Dito lang sa lupa. Lean forward if necessary. Amen? Ibig sabihin, talaga makinig tayo ng maayos kung kinakailangan naman ng salita ng Diyos. Seryosuhin natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. And then, if you have your Bible, read along your Bible. Napakalaga that we should use our Bible. Okay naman yung ano niyo, yung cellphone. Your cellphone. Ngunit ito yung Bible. The Bible is the Biblia in Greek word. It consists of many books. Sa cellphone ninyo, ito mapasok yung ito, books. But wala talaga kayong, kung hilig talaga yung gadgets at cellphone, sige, bahala na kayo. Dating sa Bible drill, talo na kayo. Sa Bible drill tayo magkakatalunan. Read na lang yung Bible and you should listen with faith. Do you listen with faith? Amen. Kikinig ba kayo na meron kayong pananampalataya? Amen. Kikinig tayo ng salita ng Diyos na nananampalataya tayo na hindi mawalang kabuluhan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. That Christ risen from the dead and we believe that Christ risen from the dead and our preaching, my preaching, their preaching is not in vain. Amen. In the Lord. Ito ay buhay na patutuo ang salita ng Diyos. Listen by with faith. Sa Hebrews chapter 4 verse 1 and verse 2. Basahin niyo na lang po yun. At with intent to act. Sabihin, kung napakinggan yung salita ng Diyos sa inyong tenga, sabi nga, if you have ear, let him hear, and then you have intent to act. May kagustuhan ka na sundin po ang salita ng Diyos. Sabagat, hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. Sayang lang po yung mga laway namin. Sayang lang po ang pagkakaupo ninyo diyan. Sayang lang ang panahon na nai-spend natin. Huh? Hindi naman i-spend sa mga date. Amen? Pero hindi. Dahil ang date natin ngayon ay sa Panginoon. Amen. This Sunday morning, we should worship God. We should hear His word. May intent of action po tayo. In worshiping, in serving God, it's our intention to worship Him in spirit and in truth. Amen. James chapter 1 verse 22, hindi ka naman tagapakinig, but you also doers of the word of God. Amen? Amen. Ginagawa niyo ba ang salita ng Diyos? Hindi naman pinakikinggan. Amen. Kapag ginawa ninyo ang salita ng Diyos, kung napakinggan ninyo, ginawa ninyo, isa ka sa mabuting tagapakinig ng salita ng Diyos. How well do you listen? You listen well, you act well, you worship well, you serve God well. Because it is the will of God. Amen. God is calling us always. God said, incline your ears unto me. Isaiah chapter 55 verse 3. Sabi niya lagi, kikiling niyo ang mga tenga niyo sa akin, sa tenga niyo. Now, sometimes, dadating sa punto, as Christian, maging hard yung hearing natin. Nagiging dull yung hearing natin. Nagiging itchy yung hearing natin. Ngunit, dadaigin ito ng good hearing natin. Yung intent to act. Intent to live a godly life. If you hear the word, you live the godly life. If you hear the word, you follow God, you follow Christ. No? Because yung magiging kinalabasan niyan, kung talagang ka, how well do you listen? Gaano ba kagaling makinig? Sabihin mo, magaling ako makinig sapagkat minahal ko ang salita ng Diyos. Minahal ko ang Diyos. Sinasabuhay ko siya sa aking puso. Amen.
serious to listen and act God's commandment. Baka naman kapatid, nung pinakinggan mo dito sa karantina, lumabas ka niwa. Baka naman nung pakinggan mo, paglabas mo rito, hindi mo na isa buhay. Just like other Christian, just like other people, na pagkatapos mo magsamba ay wala lang. Huwag naman po sana ganun. Kung inyo napakinggan, ilagay sa puso. Ipamuhay ang Diyos sa inyong puso. Ibigin po ninyo inyong mga mata. Iyoko po ninyo inyong mga mata. Let's pray, Lord God. We honor your spirit and truth. We magnify you because you are our God. You are glorious. You are magnificent. And we believe that your word is powerful like us, Lord. Tumatagos ito, Panginoon, sa aming mga kasuwasuhan. Your word is faint also times, but we should accept it. Na para maging banal kami, Panginoon, na karapat-dapat na tawagin ang mga Christian. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming narinig ang salita mo, hindi ito lalabas sa aming kabilang tenga. Pagkos ito ay didiretso sa mga puso namin. At isa buhay namin, Panginoon, ang bawat salita namin na pakinggan. We are not perfect, Lord. No one is perfect, but we strive to be like you, Jesus. Through our grace, we want to be like you. Although we are like a filter rug in your sight, but by your blood, by the blood of Jesus Christ that shed on the cross of Calvary, we are cleansed. Yes. Like a fine linen, like snow. Lord God, tulungan mo po kami na mabuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ano man ang kasalanan na aming daladala, na aming nagawa, gagawin, Lord, tulungan mo kami na layuan ito, Panginoon. Na maging kagaya kami ng mabuting buto na nahasik doon sa mabuting lupa at mamunga ng mabuti. Mga na mabuti at lumalati sa inyo, Panginoon. Make us worthy to serve, to glorify. At magamit kami sa lugar na ito, Panginoon. Maging channels of blessing po sa inyo. Panginoon, gamitin mo kami. Nawa sa inyong pagbabalik, madatnan mo kami na may tapat na puso sasamba sa inyo. Amen. Na maiwan kami rito, Panginoon. Sapagkat alam ko po, na hindi tinitingnan ninyo ang bilang, hindi ninyo tinitingnan ang dami, ngunit ang tinitingnan ninyo ang sinsiridad, ang dedikasyon ng bawat isa, Panginoon. Yes. Kung ano nilalaman ng aming puso na magpuri sa inyo, sa Espiritu ng Katotohanan, sapagkat yun po ang nais. You seek those people who worship you and spirit and truth. Panginoon, narito kami. Handa kaming sumunod sa inyo. Handa kaming magpakumpaba, Panginoon. Kung gamitin mo kami. Thank you, Lord, for the word. Thank you very much. Would you pass all our sins, God? Ano mo kaming nasabing po ng sobrangan, Lord? Patawarin mo po kami. Ikaw siya mag-guide sa amin sa sanunin mo. Salamat sa inyong grace. Salamat sa inyong kindness. Salamat sa inyong mercy. Salamat for bestowing your love upon us. Lord, teach us to love you more, deeper and deeper. Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and Savior. At po tayo magsabing Amen. 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 Amen.